So ayan, na properly organize na naman natin siya, na making sure na hindi siya masisira. So yung mga tabs natin andun sa dulo-dulo para madali lang siya makuha. And then itong ating mga corneto dito sa ibaba. So ayan, kailangan dito ko siya ilagay kasi para mas makatipid kami ng kuryente. So, okay, so dumating kahapon yung deliveries natin from Selecta. At kung mapapansin nyo dito sa resibo, yung P99, yun ang kanyang SRP. At yung 89.10 naman sa Cream Day 3-in-1, yun ang kanyang cost or yung kanyang puhunan. Pero sa panahon ngayon, no, dati talagang strictly sinusundan ko itong SRP na binibigay ng dealer. Pero sa panahon ngayon, medyo nag-adjust ako ng konti. Kasi kung mapapansin nyo, 99 ang SRP, ang puhunan 89. Bali, 10 pesos lang pumapatak yung kikitain. So, yung tutubuin mo. So, lugi ka pa sa kuryente. Eh, wala namang support na pinibigay ang Selecta pagdating sa bayaran ng kuryente. Kaya, ina-adjust ko yung SRP. Nagdadagdag ako kahit 10 pesos. No, sa SRP. Pero hindi naman sa lahat ng products. Pag nakita ko naman na medyo reasonable or kaya nung binibigay na SRP, no, yung gagastusin ko sa kuryente, for example, yung 149 Cream Day 3-in-1 na ang puhunan ay 134. So, hindi na ako nagdadagdag dyan kasi medyo reasonable na naman siya. So, kung ang markup is mga 15 to 20 pesos, hindi ako nag-a-adjust. Pero kung 10 pesos yung markup, ina-adjust ko yun kasi maliit lang kasi ang kita dito sa mga tabs, no? Like for example nga, oh, itong Selecta to, 99 pesos tapos 89 pesos ang puhunan. So 10 piso lang din. Kaya ina-adjust ko yung presyo na yan kasi para ma-cover up yung gasto sa kuryente. Kasi kung hindi ko yun gagawin, malulugi talaga ako, no? Kasi mabuti sana kung meron man lang na support ng pambayad sa kuryente ang Selecta, eh wala naman. So, kailangan ako ang mag-adjust. Tapos, wala namang ibang may Selecta dito. So, kung gusto talaga nilang kumain ng ice cream, no? At hindi na lumayo pa. So, yun yung isang ano rin, isang consideration kasi para na kaya in-adjust ko yung price ko kasi wala rin naman akong kakompetensya dito tsaka reasonable lang din naman. Pero itong let's say 149 tapos ang puhunan 134, hindi ko na yan ina-adjust kasi medyo reasonable na yan. No, medyo reasonable na yan pati yung 247 tapos ang SRP ay 275. Medyo mahal na rin kasi kung iaakyat ko pa to into 290 or kung magkano man. So, stick ako sa 275. Pero kapag ka ang tubo lang ay 10 piso, ina-adjust ko yan. So, ginagawa kong plus 15 or plus 20 pesos.